Kahiran ng iyakan, sigawan at tila nagkaroon pa ng pisikalan sa ginanap na private reception pagkatapos ng secret wedding nila Sarah Geronimo at Mateo. Kaugnay pa rin ito ng mapag-e-ekskandalo di umano ng ina ni Sarah na si Divine Geronimo o mas kilala sa showbiz circles bilang Mami Divine. Kumpirmadong naidaos ang intimate Christian wedding ceremony nila Sarah at Mateo. Si Senior Pastor Paolo Ponzalan ang nagkasal sa couple. Ang reception ay ginanap naman sa VIP room ng isang restaurant sa isang high-end hotel sa Taguig City. Halos patapos na ang pribadong pagtitipo ng newlyweds at kanilang feeling wedding guest nang dumating si Mami Divine na hindi alam na ikinasal na ang anak kay Mateo. Sa puntong ito nagkagulo. Ito ay ayon sa saksi na kinilalang si Leti Fentes, kaibigan at longtime counselor ng bagong kasal na si Sarah at Mateo. Eksklusibong nakapanayam si Fentes ng entertainment reporter na si MJ Felipe para sa TV Patrol ang primetime newscast ng ABS-CBN. Kwento ni Fentes, nagsisigaw si Mami Divine nang malamang kasal na si Sarah at Mateo. Sabi ng mama niya, traitor kayo. Sigaw, sigaw, ang lakas, parang nagmura or something kasi nagulat ka. Lumalabas na galit si Mami Divine at nais umano nitong sampalin si Mateo. Kasi, I know, gusto niyang sampalin si Mateo eh. She was ready to fight for it. Umabot daw sa puntong pati si Sarah ay naitulak at natumba habang pinipigilan ni Mami Divine. Nadamay pa umano si Fentes sa pagtumba ni Sarah dahil hawak-hawak niya ang dalaga. I was holding on her. Pag-push sa kanya, ang layo, gulong, natumba siya. Natigalgal daw ng gusto si Sarah sa pangyayaring gulong. For a while, matagal siyang medyo ano kasi nanginginig siya. Dagdag ni Fentes. Saksi raw si Fentes sa hirap na pinagdaanan ng celebrity couple. Lahat ng mga events nila, lahat ng problem nila about their love life. Crying with them, journeying with them, and advising them to cool off. Then just maintain your status. Sa loob ng higit 6 na taong magkasintahan si Sarah at Mateo, many many times, lumapit ang mga ito kay Fentes para humingi ng payo. Malaking balakid daw talaga sa pag-iibigan ng dalawa si Mami Divine. Mateo really had a hard time. Sarah is always confused. She loves him so much but she's bored on by. You know, ayaw talagang tanggapin. She said that to me. Sabi ko, just go on, wala naman kayong ginagawang masama. Ang totoo ay matagal na raw gustong magpakasal ni Sarah at Mateo, pero palagi raw hindi natutuloy ang mga plano dahil sa tutol ang mga magulang ng popstar royalty. Hindi naman binanggit ni Fentes bakit sa tagal ng magkasintahan ang couple ay hindi pa rin tanggap ang relasyon ng mga ito. Plans for so many years, they wanted, but then hindi nga po pwede kasi talagang hindi tatanggapin. Lumalabas na tila naging sanhi pa ito ng kamuntikang paghiwalay ng dalawa. Mateo really pursued. They will cut off, they will be back again. But they're both in tears most of the time. Sinubukan pa raw ni Fentes na kausapin si Mami Divine pero ito na raw mismo ang nagsabing tutol ito sa kanilang magpakasal. I did many times, so till the day if you pursue. Basta raw din niya tatanggapin. Hanggang sa natuloy na nga lang lihim na pag-iisang dibdib nila Sarah at Mateo. Una raw niyang nakita sa Victory Church si Sarah na bihis para sa okasyon. Naiyak ako talaga nung magpakasal na sila because that's the completion. If it was not God's plan and will, hindi matutuloy yun. So you know, all these things, I was telling her, forget it, forget, forgive your mom, this is just a revelation. In time, you just pray more. Many people are praying for you. Parang nakawala daw si Sarah noong araw na iyon. Talagang yun ang finale, ang masakit, nagbiruan nga sila sa rights. Si Mateo naman naiyak, finally she's mine. Mateo really loves her so much.